nagtataka kayo kung sino nga ba ang pinakabatang bilyonaryo. Maging ako nga ay napapatanong rin dahil kung mayroong pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi ba't mas lalo nakaka-inspire malaman kung sino naman ang pinakabatang mga naging bilyonaryo. Karamihan kasi sa mga bilyonaryo na parating inuunang ipakita ng Forbes ay ang mga nakapundar na ng kanilang imperyo ng mahabang panahon. Ang Forbes pala mga tropa ay isang sikat na magazine sa Amerika, kung saan fini-features nito ang mga original na artikulo sa finance, industriya, investing, and marketing topics. At gumagawa rin sila ng mga reports para sa technology, communication, science, politics, and law. Ang magazine ay mahusay na kilala rin para sa mga listahan at ranggo nito, kabilang na ang mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung nais nyo namang malaman kung sino-sino ang mga pinakamayamang tao sa buong mundo, maaari nyo itong makita sa iba ko pang mga video. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga pinakabatang bilyonaryo. Karamihan naman kasi sa mga bilyonaryo na hit o nakuha nila ang pagiging bilyonaryo sa mataas na edad. Ang ibig kong sabihin, na hit nila ang billions noong nasa 50 to 60 years old na sila. Pero sa ating video ngayon, atin namang aalamin, kikilalanin at tutuklasin ang mga batang bilyonaryo at paano sila naging bilyonaryo sa napakabatang edad lamang. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa aking mga gwapo at maganda na mga taga-subaybay. Kwento at kaalaman, Jan Gorgonio at Misteriosa. Welcome back to Princesa PH, ang channel na kapupulutan mo ng aral at maaari mong i-share sa iba. Kung gusto mo na mga video gaya nito, please like, comment, subscribe, and click the bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Handa ka na bang malaman kung sino sila? Relax at iisa-isahin nating talakayin ang mga taong ito. At sisimulan ko sa pinakabata. Number 1, 22 years old, Kylie Jenner. Isinilang noong August 10, 1997 at may net worth na $1 billion. Bagaman una siyang nakilala bilang isang miyembro ng E! Sa reality television series ng Keeping Up with the Kardashians, gumawa si Kylie Jenner ng isang pangalan para sa kanyang sarili bilang isang negosyante. Sa edad na 14, siya at ang kanyang kapatid na si Kendall ay naglunsad na kanilang linya ng damit na Kendall and Kylie. At noong 2015 naman ay lumikha si Kylie ng isang kumpanya ng kosmetiko na tinawag na Kylie Lip Kits. Nakalaunan ay na-rebranded bilang Kylie Cosmetics. Ang kanyang tagumpay ay maaring maiugnay sa kanyang malaking social media accounts nang bigla itong lumobo at umabot sa kamangha-manghang 150 million na mga followers sa Instagram lamang. Isa rin sa naging daan kung bakit mas lumago nang lumago at sumikat ng husto ang kanyang negosyo dahil ang bawat produktong kanyang inilalabas sa publiko ay kanya munang pinopost sa kanyang mga social media accounts, dahilan upang bantayan ng mga mami bili. Maliban sa malaki niyang followers sa Instagram, sinimulan na rin niya ang pagiging vlogger kung saan kanya rin pinapalabas sa kanyang vlog ang yayamanin niyang buhay at ang mga updates sa kanyang negosyo. Number 2 and number 3, ang 23 and 24 years old na magkapatid na sina Alexandra Andresen and Katarina Andresen na may net worth na $1.4 billion ang bawat isa. Ang mga babaeng tagapagmana, sina Alexandra Andresen at Katarina Andresen, ay mga anak na babae ni Johan H. Andresen Jr. na may-ari ng FIRD, isang Norwegian investment company that manage hedge funds, actively invest in the Nordic Stock Exchange, and boost the subtainer private equity portfolio. Noong 2007, ang magkapatid na sina Alexandra at Katarina Andresen ay nakatanggap ng bawat isang 42.2% sa pagmamay-ari sa kumpanya. Silang magkapatid ay pinalaki ng kanilang magulang ng tama at dapat pahalagahan ang bawat pera. Sinabi pa ni Katarina noong 2016 na tinuruan sila ng kanilang mga magulang na huwag mabuhay ng labis, lalo na pagdating sa kanilang mga sasakyan. Dad has a rule that we can buy a nice car but it must be a second hand. Samantalang sinabi ni Alexandra na aktibong tinitignan niyang isave ang kanyang pera sa kabila ng pagkakaroon niya ng mas maraming kayamanan kaysa sa halos na sinumang kaedad niya.
Si Katarina Adese naman ay sinilang noong May 21, 1995 at siya ay 24 years old. Samantalang si Alexandra Adesen ay sinilang naman noong July 23, 1996 at siya ngayon ay nasa 23 years old. Number 4, Gustav Magnar Witzui. Isinilang noong February 8, 1993 sa Frøya, Norway at may net worth na $3 billion. Si Gustav Magnar Witzui ay nagmamay-ari ng halos kalahati ng Salmar Asa. Ito ay isang Norwegian fish farm na kumpanya at isa sa pinakamalaking producer sa buong mundo ng farm salmon. Ang pangunahing mga aktibidad ng kumpanya ay kinabibilangan ng marine phase farming, broodfish at produksyon ng smolt, pagproseso at pagbebenta ng farm salmon. May hawak itong 100 lisensya para sa paggawa ng Atlantic salmon sa Norway na matatagpuan sa Trøndelag Nordmøre. Noong 2013 naman ay inilipat ng tatay ni Gustav Magnar Witzui sa kanya ang 47% ng kumpanya upang umanay maiwasan ng isang malaking panukalang batas sa pagbubuhis. Number 5, Ivan Spiegel, ang 29 years old na may net worth na $3 billion. Isinilang noong June 4, 1990, siya ay isang American-French businessman na nagmamay-ari ng kilala at halos ginagamit ng karamihan na mobile app. At ito ay walang iba kundi ang Snapchat na siya mismo ang gumawa kasama sina Bobby Murphy at Reggie Brown noong mga estudyante pa sila sa Stanford University. Siya rin ay kinilala ang pinakabatang bilyonaryo noong taong 2015. At lingid sa inyong kaalaman, si Ivan at si Miranda Kerr na isang Australian model at si Kat na modelo ng Victoria's Secret ay naging magkasintahan noong 2015. At noong 2016 naman ay nag-level up ang kanilang relasyon at na-engage noong July 20, 2016. At nang sumunod na taon, sila ay kinasal sa isang pribadong seremonya sa Los Angeles noong May 27, 2017. Number 6, Jan Cluson, 29 years old na may net worth na $3.2 billion. Isinilang noong August 6, 1990, siya ay isang Irish billionaire entrepreneur. Kilala siya bilang co-founder ng Stripe kasama ang kanyang kapatid na si Patrick. At ang magkapatid ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3.2 billion. Ang Stripe ay isang kumpanya na nagtatayo ng software na tumutulong sa mga negosyo na mapadali ang mga pagbabayad sa online credit card. Inilunsad ng negosyanteng Iris ang kumpanya kasama ang kapatid na si Patrick nang pareho silang nag-aaral sa kolehiyo. Number 7, Anna Kasprak, 30 years old at may net worth na $1.1 billion. Sa kasalukuyan, siya ay isang bahagyang may-ari ng tagagawa ng sapatos sa Danish na Eko na ang mga produkto ay binebenta sa 90 na mga bansa. Si Anna Kasprak ay isinilang noong December 8, 1989. Number 8, Ludwig Tudor Brown, ang 29 years old at may net worth na $1 billion. Sinaliksik kong maigi at naghanap ako ng kanyang litrato. Ngunit wala talaga akong makita mula Google papunta na sa iba't ibang mga website at sa Forbes. Ngunit sadya talaga nakatago at nakapribado ang kanyang mga impormasyon. Number 9, Jonathan Kwa, ang 30 years old at may net worth na $2.1 billion. At pareho kay Ludwig Tudor Brown, wala rin gaanong public na impormasyon ang taong ito. Number 10, Patrick Collison, ang 30 years old at may net worth na $3.2 billion. Siya ang kapatid ng nasa ika-anim na pinakabatang bilyonaryo na si John Collison. Ika nga lang sabi ko kanina, silang magkapatid ang magkasamang bumuo at tumayo ng Stripes. At yan ang 10 tao na nahanay sa pinakabatang bilyonaryo sa buong mundo. Nakaka-inspire at nakakagulat, hindi ba? Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa murang edad nila ay naka-establish na sila ng kani-kanilang imperyo? Mapapasana all ka na lang, di ba? Sana all ipinanganak na mayaman. Sana all katulad nila. Pero bakit magsasana all ka pa kung kaya mo ring mangarap? Tandaan, mayaman man sila,
Pero ang lahat ng iyan ay nagsimula din sa pangarap. One step at a time, ika nga nila. Tulad lang din natin silang nangarap noon. Bumangon, nagpursige, at ngayon, successful na. Kaya mga tropa, huwag maubusan ng pangarap. Mangarap ka at magpursige. Dahil barang araw, ang ating mga pagod ay may babalik din. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutan ng bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Be happy and God bless!